sir? Anong nangyayari sa'yo? Na-tapos ko sir. Tapos ko. Eh, walang safe lang ha? Wala. Okay, sige. Kailan pa? Matagal na to sir. Mga isang taon na rin. Ngayon, saan ka nahihirapan? Baka maglakad sir. Minsan naglalak. Kahit sa lakad. Lang sa hagdan. Hindi naman sir. Parang ano lang sir. Pag naglalakad ilang laro? Oo. Minsan, pag nagkamali ng ano, naglalak. Sa mga, yung upo? Ayun, dati sir, sa ganito, masakit. Masakit pa. Masakit pa ngayon? Masakit pa rin? Oo. Sige, upo ka. Ay, ika ka. Kailangan natin matanong yung mga bagay-bagay na hindi nila kayang gawin. Para mamaya, pag tinesting, okay na. Kasi pagka walang question and answer po, po eh, wala. Hindi niyo makaintindihan. Kung na-treatment ba o hindi. Isang taon na raw to eh. Extended, you know. Yan yung mga pagbigla ang naibig pa. Tapos naglalak. Pag naglalak, mamamaga. Ito, ano? Ito. Yun, ano? Kita mo yun? Man. Oh, laki. Ngayon, talagang hindi ka makakayos yan. Pagka naibig yan, yan. Pagka. Pero mga apat na araw sa linggo, goods na naman ulit yan. Na. Tapos pagka, ano, ang tawag dito, mga locks, yung mga extended ligaments na hindi siya consistent talagang masakit. Pagka natsambahan lang, yung kaso mamamaga siya kasi nga, ligaments yun. Pag mali yung ano mo, pagka galaw mo, yan na. Yan na. Ang pinaka-best dito, magsusuot ka ng ano, knee support. Para kahit papano, kung sakali, kunyari, mag-hiking-hiking kayo o lakad-lakad sa mga mall, hindi siya agad pwersado-pwersado. Kasi nga, katulad dito, may mga ito yung mga dating may injury na namaga tapos humilom na hindi na perfect yung paghilom, hindi na nakabalik sa dati, ganito siya kataba yung ligament sa atin, syempre namaga, lumaki pagbalik niya, paghilom niya ganito na lang siya kalaki, hindi na siya na perfect ng ganito kanibis. Ganun ang ibig sabihin ng lax, yung mga extended ligaments yun yung kailangan siyempre, kaya natin pinipitik para yung posisyon ng ano ng buto, hindi maipit yung man-extended. Kaya kung mapapansin nyo, pinipitik natin, pinapalagutok natin para maposisyon din yung mga ligament sa loob para hindi masakit. Kasi pagka na-dislocate yung tuhod natin at hindi natin naibalik, oo, humilom yung maga noon. Siyempre sa tagal ng panahon, taon na eh. Pero yung pagdudusahan mo ulit pabalik-balik, ingat, hindi nakakabalik. Kasi kung ito, na-dislocate ko to, yung lumagutok na malakas na yun, eh ngayon pa lang, segundo pa lang yan, mamamaga na yan. Pagka na-dislocate siya, pag mali yung adjustment. Pagka may mga pakiramdam kang sumasakit ng ganun, yung ganito madali lang i-treat. Lalo kung wala nang maga. Pero kung namaga na, haplos-haplosin mo muna. Sakaling naiilang ka lang, parang medyo may ano kayo sa tuhod, parang pagabag, parang may masakit na hindi mo mawari, konti-konti, ganun. Tigasan nyo ng tuhod nyo, eh tupa nyo, pataas mo. Yan, sipa mo. Yan, ganun lang. Tapos, testingin nyo. Oh, pero pa konti. Okay, good na. Ganun lang. Tingin siya upo ka. Upo ka. Ganun. Para malang pataas. Huwag mo lang butan. Hayaan mo matigas. Yan, oh, sige. Ngayon, upo mo. Kahit i-bounce-bounce mo dyan. Okay na. Okay. Ganun na, pag nakakaramdam tayo, siyempre, tinuturo ko na sa inyo to kasi marami akong followers sa iba pa, sa abroad, yung mga hindi agad makapunta rito. Tapos sa probinsya, siyempre, yung iba, mahirap. Talagang, para kahit pa paano, pag nakakapanggi sa akin, may matututunan tayo.
pag yung tuhod natin niya ganyan, katul kay sir, hindi siya ano, consistent, kumbaga hindi siya safe dire-diretso. Pag nakakaramdam kayo na parang may pain-pain pag tinatapak niyo konti, ganun niyo. Okay? O di okay lang, pero pag may pain pa, ulitin niyo lang. Pero kung sakaling magang-magana, na magana, kasi kay sir namamaga pag ano eh, hapusin niyo muna ng pau, bumili kayo ng pau, ganun-ganun ninyo lang. Kung sakaling magmumuling kayo, iba magiging pakiramdam niyo, believe me. Okay, sir, ha? Testing. Okay naman? Okay na, sure? Thank you.